Hi guys! Good morning! So ngayon po, gagawa tayo ng bagoong alamang. So umpisan po natin sa kailangan, yung alamang po, pipilian po natin kasi minsan may mga madudumi, nandun mga plastic, at maliliit na mga isda. Like this one, ito po, mga isdang maliliit. Yan, ganyan lang po ang pagpili. So, maganda po itong alamang na to, maliliit, shiny. So, yun ang mga gandang gawing bagoong. Sariwa. Kagaya nito, oh, may pusit. So, mukhang wala na ako nakikita ng maliliit na isda. So, pwede na natin siyang lagyan ng asin.
na natin to. Haluin muna natin. So then, imasa po natin. Medyo diin-diin natin. So then, yung pangalawang asin na. Second batch ng asin. Papalitan ko po itong gloves ko kasi hindi maganda. Lang po. May gudiin-diinan nyo. So, kailangan lang halo-halo hanggang sa ma-absorb nyo yung asin.
gawa ng bagong sa alat. So, depende yan sa taste nyo. Ako, pag ganyan, tinitikman ko kung yung alat is okay na. So, konti pa. Tikman ulit natin kung maalat. So, para sa akin, okay na. Okay na yung asin. Na. So, lalagay na natin sa panlagyan. So, lalagay po natin dito. So, bago ilagay dyan, ilalagay ko po sa plastic para po hindi nagiging messy or para hindi nangangamoy yung lagyan. So, dito muna sa plastic.
So, ganito po itsura niya ng bagoong natin. So, tapos nito, lalagyan po natin ng asin ulit on the top. Ayan. Na, may bagong alamang na tayo. No, bagong bagong alamang. Tapos po, kailangan i-shield natin o tali natin itong bagong, itong plastic. Ayan. Doblin po natin yung plastic ha. Ayan. So, pag na-buhol na, so tsaka natin tatakpan itong ating lalagyan ng bagong alamang. So, pag natakpan na po natin, so, itabi na natin or mas better po kung paaarawan natin to ng one day. So, kailangan pag pinaarawan nyo, yung nakikita nyo or titingnan nyo lagi, baka sa susunod pag tingin nyo, wala na yung alamang nyo. So, after one day na naarawan, o, pwede na to, kinabukasan, pwede na natin iluto. So, kung ayaw nyo pang iluto, ilagay po natin sa rep. So, after one day or two days, pwede nyo nang iluto. So, guys, ito po ang paggawa ng bagoong alamang. So, thank you very much. Sa susunod po, part 2 natin kung paano pagluto ng ginawa kong bagoong alamang. Thank you, guys. Bye. Sabi mo, mag-uubasan.